Gutom na ako, pero kailangan pang atawanan. So, ano nga ba ang water fasting? So, syempre, from the word fasting, syempre, di ba, ito is the refraining of any food intake except yung water. So, kaya water fasting. So, meron siyang mga benefits, mga advantages, at meron din syempre mga disadvantages. So, bakit nga ba nag-water fasting? So, merong mga reasons kung bakit nag-water fasting. Like, for the health benefit, for weight loss, at detoxification or detoxifying, and religious views, ganon. And preparation for surgery. So, kaya nag-water fasting. So, ako mag-water fasting, katulad ng nasabi ko kanina, ay to lose weight ng konti kasi sobra na ako sa aking BMI and i-detoxify na rin kahit papano yung mga aking sa loob ng aking mga ng aking katawan ma-detoxify na din. So yung main reason kung bakit yung mga tao ay nag-water fasting ay because of the health benefits ng water fasting. So, ano-ano bang mga health benefits nitong ating water fasting? So, merong yung water fasting ay hindi siya nakaka-cure pero nakaka-prevent ng some cancer diseases, diabetes, heart diseases, at saka yung sinasabing nakaka-promote siya ng autophagy. Yung autophagy is a process wherein our body, yung ating katawan ay nagbe-breakdown. Ito ay a process of breaking down some of our old and dangerous parts of our body cells. Syempre, hindi lahat ng mga tao, hindi lahat ng tao ay pwedeng mag-water fasting. Sino-sino ba yung mga hindi pwedeng mag-water fasting? So, sila yung may mga gout, may mga diabetes, all pareho ng diabetes type 1 and type 2, mga may meal disorder, older adults, yung masyadong matatanda, tsaka yung mga bata, tsaka yung ating mga pregnant women. Siyempre, pag tayo ay mag-water fasting, kailangan sa pre-water fasting, kailangan natin na i-prepare din muna yung ating mga katawan. Hindi tayo basta-basta mag-water fast nang hindi tayo nakahanda. So, paano ba natin ihahanda yung ating katawan bago tayo mag-water fasting? So, kailangan masanay muna yung ating tiyan nang walang intake or konting intake. So, kailangan natin mag-take ng small parts of every meal. So, kung dati ay isang platera kinakain mo, so every meal, so ngayon, unti-untiin mong bawasin, at least mga before, mga 3 days before ka mag-water fasting, ay unti-unti mong sanayin yung katawan mo sa konting pagkain para hindi mabigla na pag water fasting mo na wala ka talagang i-intake kundi yung tubig. So, hindi natin bibiglain na wala talaga totally no food intake sa ating katawan. So, during water fasting, kailangan natin ng makonsume in one day or sa buong kung 24 hours ka nag-fasting o ba, 2 to 3 liters of water yung ating iinumin. At ang pag-water fasting ay dapat ay within 24 to 72 hours only. So, hanggang 3 days lang. Kung mag-water fasting kayo ng more than 3 days, dapat ito ay mayroong advice ng may medical advice kung kakayanin. At saka tingnan nyo rin sa katawan nyo, sa sarili nyo, kung kaya ninyo ang 24 to 72 hours. Kung hindi, dahan-dahan lang hanggang masanay. So, halimbawa, ngayon nag-fasting ka ng ganong kahabang oras. So, next time, dagdagan mo ng konti. Next time, dagdagan mo ng konti. So, hindi lahat nabibiglain natin para bigla rin tayo nag-lose weight. Pag naka-water fasting tayo, syempre, natural na manghihina tayo dahil wala tayong carbo, walang sugar, walang ibang kundi water.
yung ating katawan. So iwasan natin yung mag-drive ng mga mabibigat na mga machinery, magtrabaho ng mabibigat, mag-drive, baka bigla tayong nahilo, o hindi lang tayo naksidente, naka-aksidente pa tayo ng ibang tao, ng kadamay pa tayo ng iba. After natin naman mag-water fasting, lalo na dun sa mga nag-water fasting ng 1 to 3 days, bawal na bawal din na bibiglain ninyo yung sarili ninyo na kumain ng big meal agad. So, resist the urge to eat big meal. Unti-unti hanggang sa masanay, hanggang sa kung feeling nyo ay comfortable na kayong kumain ng big meal, di saka na kayo mag-start ng big meal. So, yun lang. Sa mga gustong mag-water fasting, gustong magbawas ng timbang, try nyo yung mag-water fasting, pero follow yung proper. Huwag bigla, katulad ng sinabi ko. At pagkatapos, huwag din bigla-bigla. Pwede kang unti-unti and uminom ng lemon juice. Yung lemon water, lemon na nilagay sa water, kapalit ng unti-unting pagbalik natin sa ating regular meal. Pag long fasting yun ha. Bye and thank you for watching. Sana nakatulong para makabawas ng timbang at mag-detoxify ng ating katawan.